give thanks and praise and express gratitude to our God. Praise God. I can say that this is one of the favorite song that we can have with regards to gratitude and thanksgiving. And some people ni si Ex Spurgeon, mga kapatid, tungkol dito sa ating binasang verse na to. As in the lofty Alps, some peaks rise above all others. Katulad raw po ng bundok na Alps, na napakataas raw po at mahirap pong akyatin. So among even the inspired song, katulad din ng mga pinunasang mga awit sa Biblia, there are heights of song which overtop the rest. Merong mga awit na higit talagang mas mataas dun sa matataas na. At itong araw, mga kapatid, ay ang binasa nating sipas. Isang uri ng awit na nahigitan niya sa kataasan ang ibang mga awit na nasa Biblia. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon Diyos. Ano ang kala sa awit ng pagpapasalamat na to? Ito po ay awit ni David. Probably written when he was older. Alam natin mga kapatid, sa panahon na si David ay bata pa, ay marami rin po siyang pagkakamali sa buhay. Pero sa estimate po ng mga marunong sa Biblia, ito po raw ay nasulat ni David sa panahon mga kapatid na siya ay medyo nagkaedad na. At naalaman niya na raw mga kapatid po yung seriousness ng kasalanan. At nakita niya na rin yung value of being pardoned. Kaya napakaganda nung pagkakasulat niya ng sitas na ito, kabanatang 103 ng Psalms, kasi nakaramdam na siya ng pagpapatawad ng Panginoon at ng pardon ng Diyos. Kaya makita natin na makulay ang pagkakasulat niya dito sa pagpapasalamat niya sa awit na ito. At dito mga kapatid, para maging mabilis sa inyo ang pag-unawa ng mensahe, tatlong S ang bibigyan niyo ng pansin at makukuha niyo na yung laman ng mensahe ng aking dala sa umagang ito. Ang unang S na mga kapatid, David stirs up his soul to give praise to God. Ano ba yung stir, mga kapatid? Ito po ay pagsaligsik. Letter S din sa Tagalog. Na kung saan ginawa ni David na sinaligsik niya yung kanyang kaluluwa at inilabas niya yung nasa loob nito para lang magpasalamat at magpuri sa Diyos na buhay. Karapat dapat pang sambahin at pasalamatan ng ating Diyos. Hindi lang po inisip mga kapatid ni David na gawin yun, kundi sinaliksip niya muna, he stirred up his soul in order for him to give that praise and thanksgiving to God. He holds self-examination beginning with self in this portion of the Bible. Kanya pong sinaliksip kung siyang nabay karapat dapat, ano bang kulang sa kanya? Ano ba ang binibigay niyang pagsasalamat sa Panginoon? Ito ba'y karapat dapat? Nagsaliksik muna siya mga kapatid. He is distressed. Siya po ay nabagaba. Pagamat ito po hindi po nakatala dito sa kanyang sinulat, pero reading between the verses that he wrote, nabagaba po siya na tila ang kanya pong binibigay mga kapatid na paghandog sa Panginoon ay kulang at hindi po ito mga kapatid sapat. Ilan sa ating mga kapatid, pag tayo nagpasalamat sa Panginoon, kinausap natin siya para tayo kumausap sa dingding, wala naman tayong kadamdamdamin, wala tayong pagbigay mga kapatid ng pagkapahalaga, ibahin natin si David nung siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Bago niya ito ginawa, ay kanyang sinaliksik ang nasa loob niya para mga kapatid malaman niya ano ba itong aking inihandog na pasasalamat at pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Nabagabag siya at sabi niya, mukhang napakabagay at napakalumanay ko naman sumamba sa Panginoon. Parang hindi ko yata binibigay ang pinakamainam para sa Panginoon. Kaya nagsimula siya na magsaliksik muna. Pinag-aralan niya muna, what's wrong with me? Ano bang kulang sa akin? At why am I so slow in thanking God? Bakit naman napaka bagal ko
at hindi tila bukal ang aking pasasalamat at pagbibigay papuri sa Diyos. Di ba mga kapatid, dapat tulad ni David ay tayo ay ganyan din. Pinapag-aralan natin kung tayo ay nasa tama pa rin pamamaraan at ikipag-usap sa Panginoon, kung paano tayo nagsasamba sa Lord, kung paano tayo mga kapatid nagpapasalamat sa Kanya. At baka bibiglang nagpapasalamat ay ang sabi ni David, kailangan saliksikin ko ang aking puso, gusto ko buong katawan ko, pati kaluluwa ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Kaya siya nagsaliksik. That's why he stirred himself to give praise to our God. Now, what's wrong with me, mga kapatid? Yan po ay pwede natin itanong sa ating sarili. Dahil pwede pa natin itaas ang level ng ating pasasalamat at pupuri sa ating Panginoon. Tulad ni David, pwede natin saliksikin ang ating buhay at sabihin natin sa Diyos, Lord, lumalayo na ba ako sa iyo? Marahil nasa church ako, pero pwedeng malayo ang aking puso sa iyo. Kaya Panginoon, sinasaliksik ko ang aking puso tulad ni David na bago man ako sumamba sa iyo at magpasalamat, eh talagang hindi ako napipilitan, kundi talagang pusang loob at talagang pinag-isipan, pinagplanuhan na sambahin at purihin ang Diyos. Walang pumipilit sa atin, hindi napipilitan, kundi pusang loob talaga, bukal na nagpapasalamat sa Panginoon. Now, bakit kaya si David, mga kapatid, eh kailangan pa siyang magsaliksik na kanyang sarili? Hindi baga automatico na lang? Ang sabi nga ng isang prinsipo, automatic praise. Pero mga kapatid, yung automatic praise, hindi pala ito automatico na tulad ng ating pagkakala. Hindi ito automatic na dumarating, kundi ito'y tinatrabaho. Ito'y ginagawa ng aksyon. Tulad mga kapatid ni David, baka meron siya mga kapatid dinadaanan ng matinding problema. At pagka ikay dumadaan sa matinding problema, mahirap po magsamba at magpasalamat sa Panginoon. Sinasabi mo, sasamba ako dyan, mamayang konti, ayan na naman ang problema. Yan ang pumipigil sa tao, katulad ni David. Kaya siya hindi makalubusan makapagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Meron siyang maaaring dinadaanan problema. Maaaring mga kapatid na meron siyang matinding pagsusubok na dinagnan sa kanyang buhay. Mga malalaking kawalan. Baka meron kang dapat na bonus na dapat makuha. Instead na bonus ay matatanggap, baka ikay na natanggal pa sa trabaho. O baka nakaroon ka sa isang demanda. O baka nagkaroon ka ng sakit na walang gamot. O baka nagkaroon ka ng kagulat-gulat na pagbagsak samantalang nag-aral ka naman. Mga mabibigat na pagsusubok na hindi ka handa. Kaya instead na makapagpasalamat ka sa Diyos ng bukal sa iyong puso at kaluluwa, nahihirapan ka. Nangyari po kay David. Nandiyan po mga kapatid na meron kang mga pinagkatiwala ang mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. At tawag mo sa kanya, eh, BFF na yan. BFF o BFB, ano ba yan? Hindi ko alam mga kapatid, marami ko nakikita sa internet, hindi ko naiintindihan. Ibig ko ako sabihin ng best, very best friend, parang ganun. Kung itinalikuran ka, pinagkatiwalaan mo 100%, pero ikaw ay ginawan ng hindi maganda. Kaya instead na ikaw maging masaya, yung tiwala mo ay nayurakan, ikaw ay nalungkot. Kaya pati ang iyong pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos ay naapektuhan. Gayun din po si David. Now, David may have simply become routine in his worship. O baka asakali, ito po ang problema ng maraming Kristiyano. Kung hindi tayo mag-iingat, parang ritual na lang yung iyong pagsamba at pagpuri sa Panginoon para nang huwag sabihin na ikaw ay lumalayo na sa Diyos. Kaya mga kapatid, napaganda ng ginawa ni David. Ang sabi niya, hindi ako maghahandog sa Panginoon nang walang halaga. Kailangan na aking hinahandog sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ay tunay, taos sa puso at walang pagbabalag kayo. Palapitan po natin ang ating Diyos. Magpapasalamat kay David. Bakit minsan tayo naman mga minamahal ay nagkakaroon po tayo ng dahilan sa ugali mga kapatid na kulang sa pagpapasalamat at kulang ang ating pagsasamba sa ating Panginoon? Ano kaya dahilan?
makikita natin mga kapatid sa Biblia na dapat kailangan ay magsaliksik. Malalaman natin kung bakit. Would be sin, would be unconfessed sin, na dapat ay matagal mo nang inihingi ng tawad sa Panginoon hanggang ngayon ay pinagkatakpan mo sa pag-aakala na ito ay mapupunaw at mawawalang normal. Hindi po. Kailangan isuko mo at kasalanan yan sa Diyos para ikaw at sumamba ka sa Panginoon maging smooth at maging bukal at maging maganda ang pagsamba at pagpapasalamat sa Panginoon. Pangalawang S na ginawa ang mga kapatid ni David matapos David steered his soul to give thanks to God is David states his need to be thankful. Hindi niya lang sinaliksik, brother, sister, ang kanyang loob bago siya sumamba sa Panginoon. Pangalawa, kanyang isinaag. Kanyang, he stated his need that he has to be thankful. Kanyang diniklara na hindi pwedeng mabuhay siya na hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Forget not his benefits. The Bible says, anong sabi niya? Ano sabi niya mga kapatid dito? In the book of Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. What ground kailanman kakalimutan ang benepisyo na natanggap natin sa ating Diyos. Sa mga katwid, matapos na sa liksikin, Lord, karapat-dapat pa akong sumamba sa iyo. At nung nasa liksik niya na, Lord, lahat po nasa akin, sumasamba at papasalamat sa iyo. Lord, purihin ka, Panginoon, hindi po kailanman kakalimutan ang iyong mga benepisyong inihandog at binigay sa aking buhay. Sa mga tweet, he stated his need to be grateful to God. Nakita natin mga kapatid, forget not all His benefits. Everybody say, all. Forget not some of His benefits. Yung ba sabi ng Biblia? Huwag mong kakalimutan ng ilan sa marami mong benepisyo. Yung ba sabi ni David? Hindi mga kapatid. Sabi raw, huwag natin kakalimutan ang lahat ng benepisyo na tanggap mo sa Panginoon. Huwag raw natin kalimutan lahat. Are you listening to me? Sabi ng Biblia, huwag mong kalimutan lahat. Simula nung baby ka, kung natatandaan mo, kinikwento ng lola mo, o anak, ganito ka, iningatan ka ng Panginoon, merong club dito, ganito ganyan, aksidente, iningatan ka, kailangan, ito nakatala sa isip mo. Hindi ka aabot sa kalagayan mo ngayon na hindi ka iningatan at binigyan ang benepisyo ng ating Diyos. Forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Oh God, I want to remember all the benefits that You have given to me. Hallelujah. Yung iba mga kapatid, ito po love story. Nung unang nakita mga kapatid ni Brother Benedict ang kanyang kaibigan na si Sister Myla. Kaibigan niya lang yan, hindi naman niya kasama pa yan. Nagkaibigan sila, na-develop, niligawan, at alam ko nagligaw si Brother Benedict. Kasi hindi naman si Sister Myla manliligaw sa'yo. Brother, no? Hindi katulad ko, ako ang niligawan. Then, biro lang ko. Ibig ko sabihin, may proseso. Lord, bigay mo Panginoon sa akin si Sister Myla, mahal na mahal ko siya. Yun ang sabi ni Brother Benedict sa kanyang panalangin na medyo linakasan ko na lang upang marinig ng lahat. Nung unang panahon, sa lumang simbahan. Eh, nung naging misis niya ng mga kapatid, at binigipinihan sila ng mga magandang mga baby, kung si Brother Benedict ay tapat sa Panginoon at tapat sa binigay na benepisyo sa kanya, tulad ni David, masasabi niya, Lord, purihin ka. Ang aking misis na binigay mo sa akin, noon, hindi ko misis siya, pero binigay mo sa akin, benefit number one. Benefit number two. Ngayon, benefit, how many? 5,000, siguro 10,000 benefits already. Pero Panginoon, salamat sa benepisyo binigay mo sa akin. Magandang pamilya, ang
ang binigay ng Lord sa pamilyang De Rosario. Everybody say amen. Dinigawan. Kinasal. Yung iba nga, hindi nga kinakasal. Kinasal. Karoon ng anak. Eh siyempre, may batas eh. The law of disintegration. Yung napangasawa mong napakaganda ngayon, maaaring napaganda pa rin yan, pero napabawasan kasi of disintegration, of corruption. The law of, you know, from order to disorder. Meaning to say, from young to old. If you are young, orderly pa yung katawan mo. Pero pag old ka na, tumutunog na yung mga hindi dapat tumutunog. No? May sakit ka. Kakasakit ka na. Hindi ka na kasi bata. Disintegration. So, yung minahal mo dati na pagkaganda-ganda, na pinakamaganda sa people part, sa Valenzuela, ngayon napapawasan na kasi nga nagkakaroon ng edad. Are you still listening to me? Pero ang Kristiyano, mga kapatid, dapat, lalong tumatagal, lalo gumaganda ang samahan. Sa sanlibutan kasi, pag nakita niya yung asawa niya sa umaga, una siyang nagising, pagkita niya ganun, napapahiyo siya. Natatakot siya. Eh bakit ka natatakot? Eh, ikaw ang asawa niya. Yan ang ninigawan mo. Eh tumanda na eh. Bakit tumanda? Pinatanda mo rin kasi puro kong suni yung binibigay mo. Everybody say amen. Oh. Tsatsaga na lang ako dito eh. Dito sa babae ngayon. Ha? Bakit babae ito ang tawag mo? Asawa mo yan. Sabihin mo yung tama. Ano yun? Asawa na ako sa asawa ko. O yun, medyo makipapakinggan ko pa yung tama yung salita ko ng konti. Pati pagkising ni Mrs. Pagkita sa hey, natakot rin pala. O, pareho lang pala talaga. Kaya instead na mag-away, magmahalan na lang. After all, kayo naman yung pinag-isa ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, hindi pwede maghiwalay ang kanyang pinag-isa. Ang tao lang naman matigas ang ulo eh. Eh, ayaw ko na eh. Meron na akong iba. Kaya, pagkakala mo makukuha yung istorya mo, gagawin telenovela, gumagawa ka ng pangit na gawain. Pero sa gawain, tama sa harap ng Diyos, ang pinag-isa ng Diyos, walang taong pwede maghiwalay. Sa mga katwin, lalong tumatagal, kung ikay unay na Kristiyano tapat ka, wala kang dahilan magreklamo. Kundi ang dapat mong ginagawa mo, masalamat ka sa Diyos. Kasi ang hininga mo sa oras na ito, sasabihin ko sa iyo, pahiram lang yan ng Diyos at iyo pa rin nai-enjoy sa segundo at sa oras ngayon. Palapakan po natin. Para sa amin ni Sister Lani, yung aming matamis na pagsasamahan mga kapatid, hindi po pa-plastika or what. Hindi po ito pakita para ilagay sa viral Instagram para makita na po ito po yung normal namin ginagawa. At pinakita namin sa aming anak na yung aming pong tipanan, na aming pong promise sa altar ng marriage ay buhay na buhay. At pag nakikita na aming mga anak yan, pag sila po ay papasok naman doon sa institusyon ng pag-aasawa na rin, hindi po sila lalayo sa nakita nilang magandang ehemplo. Bakit? Kasi nakikita nila sa aming pagmamahalan ni Sister Lani na tapat po kami sa isa't isa. Paano nangyari yun? Dahil sinunod po namin ang example ng ating Panginoon. Everybody say amen. Kaya kami nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri. At hindi lang po yan para sa amin, kundi sa lahat ng susunod sa example na ibinigay ng ating Panginoon. Sa amin, ibang style namin. Matakot ka. Kasi pag ganyan ang style mo sa iyong pag-aasawa at di ka sumusunod sa inilahad ng Panginoon, doon ka magkakaroon ng problema. At pag nagkaroon ka ng problema, mahirapan ka magpasalamat sa Lord kasi natatapunan ka ng problema na hindi naman dapat meron ka kung sumunod ka lang sa sistema ng ating Panginoon. The Bible calls us to thankfulness. Ang sabi po mga kapatid ng awit, 92:1, it is a good thing to give thanks. Mainam talaga ang magpasalamat sa Panginoon. Eh kumpara naman magreklamo, mas mainam pa rin ang magpasalamat sa Diyos. Sabi ng Bible, it's a good thing to praise and thank the Lord. In the book of 1 Thessalonians,
5:18, in everything, give thanks. Sa lahat raw ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya. Hindi lang ito mailang, kundi kailangan magpasalamat. Sa mga tuwid, tama ang ginawa ni David na inamin niya at sinaad niya na hindi siya pwede mabuhay ng isa na namang araw na hindi man lang nagpapasalamat sa Panginoon. The Bible calls us to thankfulness. Everybody say, thankful. A.W. Tozer says, thanksgiving has great curative power. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng kagalingan sa iyong kabigatan o sugat na damdamin, magpasalamat lang raw sa Diyos. What a thankful heart can do for you? Ano kaya ang magbibigay ng isang puso na nagpapasalamat sa Diyos? Sabi po ng unang benepisyo, ito po ay nakakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Gusto ba namin natin ang kapayapaan? Gusto ba pagka umalis ka dyan, meron ka makakaanitan, meron ang harang sa'yo, singilig ka sa... Di ba gusto mo ng kapayapaan? At ito raw ang binudulot ng pagpapasalamat sa Diyos, Philippians 4:6-7, na pag tayo raw ay nagpapasalamat sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa atin. Ikalawa, make you positive person and praising God if you learn to thank God consistently. In Philippians 4:6-8. And also in Philippians 4:10-13, it enables you to experience contentment. Kapag tayo raw po ay matututong magpasalamat sa Diyos nating buhay, magiging contento tayo sa kung anong meron tayo. At hindi tayo may mahigitin. Kasi yung maliit na bagay na sa iyo, pinagpapasalamat mo. At sa Diyos, nakikita niya ang ganyang ugali. Pag sa maliit na bagay, nagpapasalamat ka, isang araw, pwede kang pagkatiwalaan ng malalaking bagay. Purihin ang Diyos. Palapakan po natin. David steered his soul to praise God. Second, he stated the importance of giving thanks to God. Thirdly, he started counting his blessing. Third S is started counting his blessing. Na matapos niyang pasalamatan ang Diyos, tapos na ba yung kanyang pagpapala? Kasi napasalamat na siya, tapos na. Quits na, hindi. Kundi meron na naman dumating na pagpapala para maging tuloy-tuloy rin ang pagpapasalamat ni David. Look at this in verse 3-5. David starts counting his blessings. Sinimulan niyang bilangin at alalahanin ang mga pagpapala at alisabay sa ginagawa niyang pagpapasalamat sa Diyos. Number one, he forgave me of my sins. Pagka ang buhay mo, tinanong ka sa iyong pinaka-importanting bagay at mahalaga sa iyong buhay at inilagay mo ay pera, damit, bahay, kotse, nagkakamali ka. Ang pinaka-importante ay ang kaluluwa. Ang sabi nga ng Biblia, what profit the man if he gains the whole world? All the money, all the house, all the girls, all everything, all the men. But, loses his soul. So, ibig sabihin yung halaga ng kaluluwa ng tao, mahalaga. At pwede ikumpara sa buong mundo ang isang kaluluwa. Kaya nga ngayon na tao, umyumaman na. Nakaupo lang, pero pasok ng pera ay parang tubig. Nagkakamali ang tao ang sasabi, kung ako'y maging tao niya, o ako'y maging tao niya, ako'y magiging masaya. Hindi mo alam, kahit maraming pera yung tao yun, malungkot pa rin ang puso niya. Kasi ang puwang sa kanyang puso, kahit lagyan mo ng pera, ay hindi po magbibigay ng kasagutan sa kanyang pangangailangan. Bakit? Yung uhaw niya doon sa loob, hindi tubig, hindi kung anong lemon-lemon na ipapabigay ng ano eh. Kung hindi, yung puwang na yun, only Christ can fill the gap. You can fill the void. So, kahit may pera, mayroong asawa, mayroong anong mga bagay na material, ang
kailangan niya ng spiritual na katugunan na only Jesus can give. Ang sabi nga, only Jesus can satisfy our souls. Siya na. Si Jesus. Siya lang po, mga kapatid. That's why, ang unang sinabi ni David, ang pinaka-importante, ako'y pinatawad ng Panginoon sa aking kasalanan. Kaya nga, doon ang batayan ng mga scholars kung bakit sinabi na sinulat ni David itong 103 psalm sa panahon na siya ay nakasala siya kalabang kay Bathsheba at pinatawad siya ng Lord. Kaya nga nasabi, Lord, isa sa benepisyo ang aking naalala, una, pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Dahil yun ang pinaka-importante. Sa makatwid, he names the most important of all, forgiveness of sins. The reason Christ came to the world, 1 Corinthians 15, 3-4, is to forgive us. If we ask for forgiveness, to forgive us of our sins. Ang tanong, tayo ba ay pinatawad na ng ating Panginoon? Matapos na ginawa niya ito sa lahat. Have you been forgiven by the Lord through faith? If not, why not? Kung hanggang ngayon ay hindi pa, bakit mo pinapahintulutan yan? Binigay na ni Jesus ang kanyang buhay. He died on the cross for you and me. So don't get out of this church without being forgiven fully by the Lord. Amen. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon. Dahil ang church, mga kapatid, ito po ang lugar na kung saan this is the right place where you can receive such forgiveness. Yes, you can receive it outside, but bakit ka nga rito? Gusto ng Diyos na kasama ka na mapatawad niya kasama ni David. Number two, matapos niya sabihin, pinatawad ako ng Panginoon, salamat o Diyos. The healing of all disease. Brother Elvin, ang sabi dito, salamat Panginoon sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan at salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng aking karamdaman. Natatandaan nyo yung dating sakit, ngayon meron akong pagpapagaling. Pero meron lumalabas, mga kapatid, na sakit ngayon na hindi pa rin napapagaling. Apparently, itong dengue, meron na raw yatang gamot. Salamat sa Diyos, that will save a lot of lives. But the real healer of all time is still Jesus. Dahil sinabi, mga kapatid, ni David bilang pagpapatotoo na ginawang pagpapagaling sa kanya ng Lord, who healed all my diseases? Kasama po ang sakit sa buto rito. Kasama, mga kapatid, yung medyo merong growth, mga kapatid, ang isang mother-to-be nating kapatiran at siya'y nagdadalang tao, may growth, mga kapatid, kasama po yun sa pagagalingin at pinagaling na ng Panginoon. Kasi yun po yung pinagpasalaman, mga kapatid, ng unang panahon ni David. Sa makatwid, hanggang ngayon, epektibo pa rin yun. Marami tayong pinagpagsusubok dito, mga putlik na kung saan-saan, mga sis sa tuhod, sis sa kung saan lupalot ng katawan, as kasama po yun sa ipagpasalamat natin sa Diyos na pinagaling na ng ating Panginoon. Pwede ang Diyos lang mag-oopera sa katawan na tao na kailangan ng operasyon. Kaya na may doktor, may dentista. At hindi naman dahil may dentista, sasabihin mo, Lord, yung sakit ng ngipin ko, pagalingin mo, samantalang pwede naman gamutin ng dentista. Hindi, gusto ko yung libre. Ay wala na pong libre sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan magtagumpay sa larangan ng ekonomiya ang Kristiyano. Nagsasabi sila, oh, hindi ka dapat nangangaral tungkol sa pera, hindi ka nangangaral tungkol dun sa yaman at sa kita. Sino may sabi? Kaya maraming Kristiyano ngayon na akala nila ang kahirapan ay pagpapala. Samantalang sinabi ng Panginoon, I came here to give you life,
life more abundantly. Yes, ang ibig sabihin niya, buhay na walang hanggan sa langit. Pero habang ikaw nasa lupa, hindi po mali na ikaw ay magtamasa ng blessing ng ating Panginoon. Sabi ng kawikaan, ang pagpapala ng mga hindi ng matuwid ay pinadaran ng Diyos sa mga hindi matutuwid. Meaning to say, yung mga hindi matutuwid, nagkukuha ng blessing para mamana po ng mga tapat sa Panginoon. Nakareserba ang blessing ng sanglibutan para sa iyo, para sa ating mga mananampalatayang tapat sa Diyos na buhay. Church, if
you are a Christian, stay away from danger. Hindi naman ibig sabihin, iingatan ka ng Lord ng danger, isusunod mo naman ang pilitan ng sarili sa danger. Yun naman po, para lang iayos natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Pero kung ikay nasa panganib, talaga namang iniingatan tayo ng ating Panginoon. Uulitin ko na naman ba yung ginawa ng Diyos sa mga nagpunta sa isang convention na kapatid sa Church Road sa Alabang, at yung sasakyan namin, nagtatarako, parang gumaganon kami. Bagong estilo to ng pagmamaneho. Sabi ko, bakit gumaganon kami? Kasama ko pa lang si JR. Papunta dun sa church ng kapatid na nagpasinayan at nag-open mga kapatid ng convention. Pag-uwi, kasabay ko na sila, sister, sino ba kasabay ko? Si Jeff, si Jude, si Pauline, saka si Brother Ivan. Pauwi, lalong lumalakas yung ganun namin. Pero nakauwi naman po. After one day, ginamit na naman namin ni Solomon yung sasakyan, okay naman. Pero nung kami naman mga kapatid pamilya ay nagpunta sa Montalban, napansin namin talagang medyo iba na talaga ang dami ng sasakyan. Tinatingnan namin mga kapatid sa vulcanizing, sabi ng tao, ay outdoor na po ito at anytime pwede na po mamaalam ang gulong ninyo. Sa madaling salita, iningatan po kami muli ang ating Panginoon. Medyo napasaliwa yung antar, tumama yung ulo ng isang kapatiran natin. At medyo masakit po ang nangyari, pero salamat sa Diyos. Kumbaga, iningatan pa rin ng Panginoon ang kapatid na to. Dahil pwede po sa ibang, di ba, sa ibang kaso, pag ikaw natagupton, hindi ka na makaisip ng tama. May concussion ka. At baka pinabukasan, ibibig ka na. Pero hindi naman pinahitubutan ng Panginoon sa atin. Ilan dito niligtas ng Panginoon? At patutuo, siya raw ay nagkaroon ng sakit sa puso, na stroke. Pero pinagaling rin siya ng Diyos. Ilan sa inyo iningatan at iingatan sa darating ng mga panahon? Tulad ni David, karapat dapat pasalamatan ng Diyos sa mga ganyang pangyayari. Huwag kakalimutan ang mga patutuo, ang pag-iingat ng Panginoon. Second to the last, He redeemed our lives from this storm. I have said this in number 3. Number 4, crowns us with loving kindness and tender mercies to satisfy us. Nagpuputong sa atin ng kagandahan loob at magaan, nakaawaan upang tayo ay magkaroon ng satisfaction sa ating mga buhay. Hindi inaano ng Panginoon na meron pong miserable sa atin dito. When someone says he or she is miserable, that is not the intention of God in your life. God wants you to have peace. God wants you to have salvation. God wants you to know your destiny, your dreams, na maabot mo ang iyong panaginip. How God gave you that passion. Bakit gusto mong gumawa ng mga drawing na cartoon? Kasi God, you know, gave you that creativity. At pag nagagawa mo yun, ay pwede mo pang maging negosyo yun. And if you reach that, goal that you have, it is like God, you know, blessing you already. Kasi natanggap mo yung kasiyahan mo at kumikita ka pa sa ginagawa mo para sa Panginoon. But ladies and gentlemen, nakita natin dito, yun ang gusto ng Panginoon. Maging masaya rin tayo. Of course, the role of the church is to make all of us holy. That's the role of the church. Not really to make people happy. People will not be happy hearing, repent! Be baptized! Ayaw ng tali. That will not make people happy. But that's the gospel. So, ang pinaka-prioridad ng church to make people holy. Pero, hindi naman dahil to make people holy, lahat na puro Verde Santo yung mukha. Kailangan, pag ikaw ay naging banal naman sa ating Panginoon, masaya-masaya ka. Bakit? Nasusunod mo yung gusto ng Panginoon. Amen! Wala kang natatapakan kapwa. Nakatutulong ka pa sa kapwa. Kasi hindi ka problema sa lipunan. Ikaw pa ang nakatutulong. Nakapagbibigay ng magandang balita at pagrasa sa iyong kapitbahay, sa iyong kakilala, sa iyong katrabaho, sa iyong kaklase.
sa iyong pamilya. Isang masigaw pa ng pag-ibig. Sabihin mga kapatid, hindi nila tayo tinatanggap, kaaway na natin ang ating mga kapitbahay. Hindi. They are still our neighbors. We still love them. And we still have this sign of welcome, everyone. We did not close this church to anyone. The door of this church is open to all. Everybody, welcome. Because of the loving kindness of God keeps showering on us. Na sinabi ni David, pinatutulong niya. Pinatawad ako ng Diyos, pinagaling mo ako sa aking kasalanan, iningatan mo ako, Panginoon, sa mga aksidente, etc. At kabutihan, loob mo, binibigay mo sa akin. So in conclusion, mga kapatid, the reminder of the psalm continue to be replayed as we read David's song of thanksgiving in the book of Psalms 103. Never will you see the Psalms 103 the same, ever again. Kasi pag babasahin mo ito, ulit nagiging malinaw sa iyo na yung sinasabi ni David ay dapat gawin sa pang-araw-araw ng isang tunay na Kristiyano. First, you steer your soul in worshiping and thanking God. Saliksikin mo. Kailangan original, totoo yung ating binibigay sa Panginoon. Kailangan yung aking pagsamba sa Kanya ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawa, kailangan ako ay maghingi ng pagsasaar o ako'y kailangan magsaar ng aking pangangailangan na kailangan ako magpasalamat. The need to be thankful. Not because it's Thanksgiving month. That's why I'm thankful. But I'll be thankful to God because I need to be thankful in order for me to be healthy Christian like David. And last, count your blessings. Start counting your blessings. And when you're down and out, or not close to being out, count your blessings. And you will find out that will be enough strength for you to rise again, to face a new challenge in life. You may be knocked down, but you can still rise. Sabi ng Bible, 7 times na pagsaka. If the tao, lingkod ng Panginoon, 7 times na rin, maka. Tatayo at makatitindi. Kasama kasi natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Have a great day. All that is within me, bless His holy name.